sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Minutos magalipas ang alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-29 ng buwan ng Disyembre taong 2022. Ito ang IZ Balita Nationwide pang-umagang edisyon. Nagmumula sa ating mga balita. Death toll sa pagbaha sa Pampanga sa mahigit na 30 low pressure area sa Eastern Samar, patuloy na minomonitor ng PAGASA. Naitalang bagong kaso ng COVID-19, bumawa sa mahigit 200 travel restrictions laban sa China, pinahihigpitan ng DOTR. Mahigit 2 milyong SIM cards rehistrado na sa unang 2 araw ng SIM registration. Pagsasa pribado sa EDSA bus carousel, kasado na sa 2023. MMDA handa na sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko matapos ang holiday season. Presyo ng sibuyas sa mga pabilihan patuloy sa pagsirit. Department of Agriculture magtatakda ng SRP sa pulang sibuyas. Sa balitang pangkalakalan na ipamahaging benepisyo ng SSS, umabot na sa 236.3 billion pesos. Sa ibayong dagat, 14 patay sa pag-araro ng sasakyan sa isang street party sa Nigeria. At sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines 2021 second runner-up Steffi Rose Abirasturi, ikinasal na sa kanyang longtime boyfriend. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, kami po mag-aadid sa inyo ng mga balita. Ako po si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. At sa detalye ng mga balita natin, umakyat na sa 32 nasawi sa flash floods bunsod ng malakas na pagulang dala ng shear line sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon kay NCR-OCD Information Officer Diego Agustin Mariano, pinakamarami o 16 ang naitala sa Northern Mindanao. 24 naman ang nawawala kabilang ang 12 sa Bicol Region, samantala nasa 450,000 katao o mahigit 124,000 pamilya na ang apektado ng kalamidad. Pawang mga residente ang mga ito ng Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa nasabing bilang ng mga naepekto ang populasyon, nasa 56,000 katao na ang nananatili sa evacuation center. Patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA Weather Bureau ang low pressure area o LPA na namataan sa layong 100 kilometers sa timog silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Benison Estareja, malabo ang tsansa na maging bagyo ang naturang LPA at wala nang inaasahang sama ng panahon na papasok sa bansa hanggang sa patapos ang taong 2022. Posible namang tawirin ng LPA ang pagitan ng Visayas at Mindanao, pero asahan na makararanas pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon, pero posible na itong humina bago pumasok ang taong 2023. Samantala, magiging maulan pa rin ang malaking bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Quezon Province at Bicol Region. Apektado din ang hanging amihan ang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region o CAR, Aurora at silangan ng Eastern Samar. Bahagyang pag-ulan hanggang sa maulap na kalangitan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Ilocos Region
at nalalabing bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 23 hanggang 29 degrees Celsius. Habang sumikat naman ang haring araw, kanina nga 6:19 ng umaga at lulubog ito mamaya nga 5:36 ng hapon. Lampas na sa 300 milyong piso ang alagaan ng pinsala dulot ng epekto ng shoreline sa ilang bahagi ng bansa. Sa uling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, pumalo na sa kabuang 41.7 million pesos ang pinsala bunsod ng pagkakasira ng mahigit 3,000 kabahayan sa Mimaropa Region, Region 6, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Naitala naman ang pinakamalaking halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na umabot sa 206.5 million pesos ang alaga ng nasirang pananim at gamit pansaka kung saan pinaka napuruan ng Region 5 at 10. Nasa 2 milyong piso naman ang pinsala sa irrigation facilities sa Region 5. Samantalang nagkakahalagang 51.5 million pesos naman ang alaga ng nasirang infrastruktura sa Region 10. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang China sa mga biktima ng pagbaha sa Pilipinas. Tiniyak din ng China ang kahandaang tumulong sa mga biktima ng kalamidad sa Visayas at Mindanao, kung saan 29 na o 32 na senyor ang nasawi. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, mananatili ang China bilang mabuting katuwang ng Pilipinas sa mga panahon ng kagipitan, gaya ng sinapit ng mga taga-Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 1,000 pamilya ang apektado ng pagbaha bunsod ng malakas na pag-ulan dala ng shoreline at amihan. Araw-araw, nagbabago ang bilang eh. Samantala, target pagdagdag ng MMDA ng pumping stations bilang bahagi ng kanilang flood control measures. Ayon kay MMDA Deputy Chairperson Undersecretary Frisco San Juan Jr., patuloy sila sa pag-upgrade ng mga nasabing pasilidad sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga makinang maana. Pinag-aralan din nilang magtayo ng karagdagang pumping station sa barangay Tatalon sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Aminado naman si San Juan na ang mga hindi pa natatapos na pumping station projects ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila tuwing malakas ang pag-ulan. Samantala, magsasagawa rin ng MMDA ng cleanup operation sa mga estero upang mapigilan ang pagbaha tuwing umuulan. IZ Balita Nationwide. Samantala, sumadsad sa 20.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila kahapon. Aba, ito na sa ngayon ang pinakamalamig na araw sa pagsisimula ng 2022 hanggang 2023 amihan season. Naitala ng PAGASA ang mababang temperatura sa Science Garden Monitoring Station sa Quezon City alas 6:10 ng umaga. Bumagsak naman sa 12.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, 18.2 degrees Celsius sa Tanay Rizal, 18.6 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora, 18.8 degrees Celsius sa Malaybalaya Bukidnon, 19.6 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, 19.7 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan, at 19.8 degrees Celsius naman sa Abucaya, Bataan. Inaasahan naman ang PAGASA na titindi pa ang malamig na panahon sa pagitan ng Disyembre ngayong taon at Pebrero ng susunod na taon dahil sa amihan. Karagdagang 257 COVID-19 cases ang naidala ng Department of Health kahapon. Ito na sa ngayon ang pinakamababang daily infections simula noong Hunyo a 15, kung saan 256 cases ang naitala at ikalawang araw na mababa sa 300 ang kaso. Ayon sa DOH, bumaba pa sa 14,695 ang active cases ng COVID-19 habang bagya pang umakyat sa 4,062,000 ang total caseload. Kabilang na rito ang 3,983,000 recoveries at 65,309 death
Bicol. Nangunguna pa rin ang National Capital Region sa mga riyong may pinakamaraming kaso sa nakalipas na dalawang linggo na 4,272, sinundan ng Calabarzon 1,907 at Central Luzon 909. John, suportado ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ang pagpapalawig sa state of calamity sa bansa hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Sa gitna ito ng banta ng panibagong COVID-19 Omicron subvariant. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, hindi pa naman tuluyang naglalaho ang COVID-19 dahil nanganganak pa rin ito ng mga bagong variant. Kailangan anyang obserbahan at i-monitor kung bababa ang mga kaso sa susunod na 3 buwan bago tuluyang magpasya kung aalisin na ang state of calamity. Kamakailan ay hiniling ng DOH kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ang state of calamity na nakatakda nga mapaso sa Sabado, Disyembre at 31. Samantala, inihayag ni De Grano na nananatili nga mababa o low risk ang COVID-19 admissions sa mga pribadong paggamutan, pero dapat maghanda ang mga ospital sa posibleng pagsirit muli ng kaso matapos ang holiday season. Maasa naman ang mga negosyanteng Filipino-Chinese na makakabawi at makakabangon muli ang sektor ng turismo sa inasang pagbabalik ng mga Chinese tourists sa bansa sa susunod na taon. Ito sa kabila ng pinakamatindi umanong COVID-19 surge na naranasan sa China. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, makatutulong ang pagdagsa ng mga turista mula sa China sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 6.5 hanggang 7.5%. Mas nakakainganyo rin nila ang pasya ng China na itigil na ang mandatory quarantines sa inbound travelers na nangangahulugang hindi na kailangang sumailalim sa quarantine ng ilang araw ang mga bibisita at umuwi ng China. Sa datos ng Department of Tourism, simula nang magbukas muli ang Pilipinas para sa foreign tourists noong Pebrero, aabot sa 1.65 million ang tourist arrivals hanggang nitong Disyembre a 1. Ginman, nasa 33,000 Chinese lamang ang naitala ngayong taon kumpara sa 1.74 million noong 2019 o bago ang COVID-19 pandemic. Para kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IC Nationwide Pangumagang Edisyon ngayong araw na ito ng Huwebes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 16 minutos na po, magkalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IC Balita Pangumagang Edisyon. Ngayong araw na ito ng Huwebes, 18 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. At sabayan pa rin ninyo kami napapakinggan sa buong Pilipinas sa pamamagitan pa rin ng aming sister stations, ang Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jansan, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Ganon din sa aming mga kapatid na RPN Radio Stations, DYKV Bacolod, DZBS Baguio, RPN DZRL Batac, DXKD Dipolog, DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga at RPN DZKI Iriga. IC Balita Nationwide. Sa mga karagdagan pa rin natin mga balita, nais ng Department of Transportation na higpitan ang pamahalaan ng pagpapatupad sa mga travel restrictions laban sa China. Ito ay sa harap ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa maraming lugar sa nasabing bansa. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, dapat isailalim sa COVID-19 tests ang lahat ng mga pasaherong dumarating sa bansa mula rito. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang biyahe ng commercial flights mula Pilipinas patungong China. Kaugnay niya na sang-ayon ng ilang mga bansa sa paghigpit ng restriksyon sa mga turista nga magmumula sa China. Kasunod ito ng muling pagsirit ng kaso ng COVID-19 kung saan isinabay umano
ang pagluluwag ng restriksyon sa Beijing. Kabilang na ang mandatory COVID-19 quarantine sa mga magpopositibo sa naturang sakit. Nabatid na maraming mga bansa ang nangangamba dahil maraming Chinese ang nagpaplano bumiyahe sa ibang mga bansa sa gitna ng COVID-19 surge. Ayon sa ilang mga bansa, katulad ng US, Japan, India, Italy, Malaysia, Belgium at Germany, imposible nang matrack ang outbreak ng COVID-19 sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng genomic data na isa sa pinakakailangan upang ma-detect ang panibagong uri ng nakakahawang sakit. Lumabas ang kaso ng asthma at iba pang respiratory illness. Ipinahayag ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na kadalasang tumataas ang mga ganitong uri ng karamdaman tuwing magbabagong taon dahil sa usok mula sa mga paputok. Ayon kay PHAPI, Papi President Dr. Jose Rene de Grano, normal lang mga pagtaas ng kaso dahil sa polusyon na nakasasama para sa mga may sakit sa baga. Paraan niya makaiwas, pinayuan ni de Grano ang publiko na laging magsuot ng face mask, lalo na tuwing manonood ng fireworks display. Sa kabila nito, handa naman na niya ang mga pribadong ospital sa buong bansa na posibleng pagdagsa ng mga pasyenteng naputukan habang papalapit ang pagdiriwang ng tradisyonal na bagong taon. Samantala, hinimok ni de Grano ang publiko na salubungin ng taong 2023 na ligtas sa mamamagitan na lamang ng pag-iingay gaya ng paggamit ng torotot at pagpapatugtog sa halip na magsindi ng paputok. 7:22 ng umaga, tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Tatlong SBMA Board Director itinalaga ni PBBM. Detalye ng balitang yan ay hatid ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong miyembro ng Board of Directors ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa isang painang appointment paper kabilang sa may tinalaga si Alan Troy Dandan Bakir bilang kinatawan ng national government. Inilukluk din sa BOD ng SBMA ang veteranong reporter na si Edelberto Bert Mozo, ganyan din si Thomas Fausto Lahom III bilang mga kinatawan ng business and investment sectors. Nabatid na itinalaga si Bakir kapalit ni Marvin Ted Makapagal habang si Binasing Makarambon Jr. naman ang pinalitan ni Mozo. Patrol 13, Gilbert Perdez ng gulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Gilbert. 23 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, aabot na sa mahigit 2 milyong SIMs ang rehistrado sa unang dalawang araw ng SIM registration. Pinakamarami sa mga nakapagrehistro hanggang kahapon ay pawang customer ng Globe na aabot sa 1.5 million. Sa kabila ito ng ilang aberyang naranasan noong Martes, dahilan upang pansamantalang hindi ma-access ang registration websites ng nasabing telco. Nakapagtala naman ng Dito Telecommunity ng mahigit 530,000 registered SIMs hanggang kahapon. Bagamat hindi pa sinapubliko ng Smart ang kanilang second day figure, nasa 400,000 SIMs naman ang rehistrado sa unang araw ng implementasyon. Una nang pinagutos ng National Telecommunications Commission sa mga naturang telco na magsubite ng report na nagdedetalye kung ano ang nangyari sa unang araw ng registration. Sa iba pang tampok na balita, isa sa pribado na ng pamahalaan ang operasyon ng EDSA Bus Carousel sa susunod na taon. Ito ang inihayag ni Department of Transportation at Secretary Jaime Bautista kasunod ng pagtatapos ng Libreng Sakay Program sa December 31, 2022 at pagbubukas ng bagong bus stop ng EDSA Bus Carousel sa tramo Pasay City. Matatandaan noong buwan ng Setyembre, ipinagutos ng kalihim ang pag-aaral para sa posibleng privatization ng nasabing carousel na makakatulong para matugunan ang kasalukuyang estado ng pampublikong transportasyon. Dahil dito, sisimulan ang muling pagbabayad ng pamasahe sa EDSA Bus Carousel sa Enero a Primero ng 2023, ganap na alas 5 ng umaga. The
Patuloyan ang tinuldukan ng Department of Transportation ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Kinumpirma ng DOTR na hanggang Sabado, Disyembre 31 na lamang ang free ride. Makarang hindi na ito palawigin dahil walang pondong inilaan ng gobyerno para sa susunod na taon. Aminado ang kagawaran na gustuin man nilang palawigin ang libreng sakay, sadyang hanggang Sabado na lamang ang kanilang budget para sa nasabing programa. Bago ganitang inalis ng Department of Budget and Management ang panukan ng 12 billion peso budget para sa free rides sa National Expenditure Program sa taong 2023 na isinimiti sa Kongreso. Sa halip ay binigyan ang DOTR ng 1.2 billion pesos para sa Contracting Service Program. Nasa 10 hanggang 12 milyong piso ang binabayad ng gobyerno kada araw sa bus concessioners para sa biyahe ng nasa 600 hanggang 700 bus sa EDSA Busway. IZ Balita Nationwide. Iniayag naman ng Department of Transportation na DOTR na pagsusumikapan nilang pabilisin ang pagkakaroon ng maayos at ligtas na pagbiyahe ng mga Pilipino. Ito ang tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasabay ng pag-arangkada ng modernisasyon sa sektor ng transportasyon na magsisimula sa susunod na taon. Aniya maraming nakalatag na programa ang kanilang ahensya sa ilalim ng inaprobahang development plan ng National Economic and Development Authority o NEDA na tatagal ng 5 taon simula 2023 hanggang 2028. Kabilang sa nasabing programa ang pagpapaganda ng serbisyo ng EDSA Busway sa ilalim ng pribadong sektor, gayon din ang paglalagay ng parehong sistema sa iba pang major thoroughfares sa Metro Manila tulad ng Commonwealth Avenue. Bagamat aminado si Bautista na marami pang kailangang ayusin sa sektor ng transportasyon, umaasa ang karihim na ang pagmamodernisa ng sektor ng transportasyon ay hikayat ng mas maraming negosyo na magre-resulta sa mas marami pang trabaho. Handa na ang Metro Manila Development Authority o MMDA para sa inasang mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalsada sa Metro Manila matapos ang holiday season. Ito ang pinayag ni Frisco San Juan Jr., Deputy Chairperson ng MMDA January 3, kung saan magbabalik ang operasyon ang publiko sa mga opisina at paaralan kasunod ng Christmas holiday at Long New Year weekend. Dagdag pa ni San Juan, nakasalukuyan silang nagkikipag-ugnayan sa Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at mga pribadong bus companies upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko. Una nang sinabi ng MMDA na lumampas ang traffic volume sa EDSA sa pre-pandemic numbers nito kung saan halos kalahating milyong sasakyan ang dumaraan dito kada araw. Umalo na sa 93,062 ang mga biyaherong dumagsa sa mga pantalan sa buong bansa para manatiling ligtas ang biyahe. Nag-inspeksyon ang Coast Guard sa 479 na barko at 718 na motorbangka bago bumiyahe. Ipinakalat na rin ang nasa 1,953 na tauhan ng PCG sa 15 distrito nito. Batay sa huling datos ng Philippine Coast Guard, nasa 52,088 na ang outbound passengers at nasa 40,974 naman ang inbound passengers. Samantala, mananatili naman sa heightened alert ang Coast Guard hanggang January 7, 2023. Samantala, dumako muna tayo sa labas ng studio. Ay, report tayong tatanggapin mula kay Patrol 5, Manila LGU. Nag-abiso na sa mga motorista na isasara bukas ang Rojas Boulevard. Ang detalye na niyahatid ni Patrol 5, Aya Yopango. Aya? Nag-aabiso na ang lokal na pamahalaan ng Luzon ng Maynila na sarado muna para sa mga motorista ang isang bahagi ng Rojas Boulevard bukas. Ito'y bilang pagulita sa ika-126 na kapanganakan ng ating pambansang bayani na si Agat Jose Rizal. Ang naturang isasarang kalsada ay ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Parkway hanggang South Road simula alas 4 ng madaling araw bukas, Disyembre 30. Dahil dito,
pinayuhan ng Manila LGU yung mga motorista na maghanap muna ng alternatibo ruta upang hindi na maabala at hindi na rin maipit sa daloy ng trapiko. Magpapakalat naman ang mas maraming tauhan ng Manila Police District upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Nakikiusap rin sila sa mga nagbabalak na magsagawa ng kilos protesta na kung maaari ay sumunod sa mga patakaran at ordinansa ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung saan gawin sana nila ito ng maayos at na sa tamang lugar. It is Bacol No. 5 by Yupang Kunubula, Chimpel Matado ng Lakas, DWIC. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide, pangumagang edisyon. Ngayong araw na ito ng Webes, magbabalik kami ni Jem pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time! 31 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. 35 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-aadid namin sa inyo ng ating mga balita sa IZ Balita Nationwide, pang-umagang edisyon ngayong araw na ito ng Huwebes. Samantala, bumaba na ng 4.0 ang 2% o 13,029 ang insidente ng sunog sa bansa mula Enero 1 hanggang Desyembre 26 ngayong taon. Kumpara ito sa 13,574 na naitala ng Bureau of Fire Protection o BFP sa kaparehong panahon noong isang taon. Ayon kay BFP spokesperson Superintendent Annalie Atienza, bagamat bumaba ang bilang ng sunog sa bansa, dumami naman ang bilang ng sunog dulot ng mga paputok. Batay sa datos ng ahensya, nasa 19 na ang firecracker-related fire incidents ngayong taon kumpara sa 7 na itala noong 2021. Hinikayat naman ni Atienza ang publiko na umiwas sa paggamit ng paputok at manood na lamang ng fireworks displays at na inorganisa ng local government units sa pagsalubong sa bagong taon. Makidalo na lang po din tayo sa ating LGUs dahil meron po yan silang prepared na fireworks display, ano, at mas sigurado po tayo doon na hindi po talaga tayo madidisgrasya dahil ito conducted by a marunong po talaga at kasama po ang Bureau of Fire na ka-standby during the... Si BFP spokesperson Superintendent Annalie Atienza sa panayam ng DWIC. Sa iba pang balita, hindi pa man nahihiwa. Mas nakakaiyak na ang paig o pagtingin pa lamang sa presyo ng sibuyas. Ngayong abala ang lahat sa pagbili ng mga inihahandang putahe para sa medianoche. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture kahapon, naglalaro na sa 500 hanggang 720 pesos ang kada kilo ng lokal na sibuyas sa ilang pamilihan lalo sa Metro Manila. Mayroon din nga pulang sibuyas sa mga supermarket na bagaman naglalaro sa 350 hanggang 450 pesos ang kada kilo. Maliit ang mga ito kumpara sa mga palengke. Nako, ito yung mga ano, senyor, yung mga isang kainan lang. Oo nga, isang kainan mo nga lang. Para naman daw sa mga naghahanap ng puting sibuyas na lokal, umaabot na ito sa 600 per kilo o halos hindi na rin nalalayo sa presyo ng pula. Kaya ang payo ni Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperes sa mga mamimili, huwag na lamang bumili ng isang kilo, sa halip ay kung ano lang ang makakayang bilhin. Pero sa pag-ikot ng DWIZ sa ilang palengke sa Metro Manila, gaya sa Balintawak at Divisoria, 20 hanggang 30 pesos ang kada piraso ng pulang sibuyas, depende sa laki o liit. Kabilang ang sibuyas sa mga pangunahing rekado sa mga inihahandang putahe, lalo ngayong malapit na ang medianoche. Napagkasunduan naman ang Department of Agriculture,
at iba pang stakeholders ang pagtatagda ng suggested retail price sa mga pulang sibuyas. Ayon kay DA Assistant Secretary Christine Evangelista, ito'y bilang tugon ng pamahalan sa panawagan ng iba't ibang agriculture group kasunod ng nakalululang presyuhan ng pulang sibuyas sa mga pabilihan. Mula sa 170 pesos kada kilo ay mabibili na ang sibuyas sa halagang 250 pesos kada kilo. Ito ay epektibo simula sa mga huling araw ng Disyembre ng kasalukuyang taon at tatagal ng hanggang unang linggo ng Enero ng 2023. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 500 hanggang 700 piso ang kada kilo ng red onions sa mga pamilihan. Nako, senyor, eto na lang ang aabangan mo para makamura ka, ha? Dahil mananatili naman daw bukas... Makamura o magbumura ako? Makakamura ka. Makakamura. Mananatili daw bukas hanggang sa bisperas ng bagong taon ang mga kadiwa ng Pasko Store. Yan na lang. Sa ilang lugar ako sa Metro Manila. Batay sa inilabas na schedule ng Agribusiness and Marketing Assistance Service, bukas hanggang December 31, ang mga kadiwa store sa Quezon City, Pasig at Mandaluyong City. Bukas din hanggang sa nabanggit na petsa, ang mga kadiwa stall sa San Joaquin, Pasig City at Farmers Collective sa The Podium Area sa Mandaluyong City. Layunin itong matulungan ang mga Pilipino na maingatid ang mura at abot kayang halaga ng mga pangunahing bilihin na 50% mas mababa kumpara sa mga pamilihan. IZ Balita Nationwide. 30 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, target naman ng gobyerno na maabot ang 2.6 million ang international tourist arrivals sa susunod na taon. Ito ang pinakamababang tourist arrival projections sa low scenario ng Department of Tourism batay sa kanilang isinimiting report kay Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, maaaring umabot sa 6.4 million ang daragsang dayuhang turista kung sa high scenario. Simula noong Pebrero, nasa 2.4 million ang foreign tourist arrivals nang magbukas muli ang Pilipinas para sa mga dayuhan. Samantala, iginawad ng United Arab Emirates sa isang Pilipino Filipino diplomat ang pinakamataas na parangal bilang pagkilala sa naging ambag nito sa pagsusulong ng bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ipinagkaloob ni Emirati President Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang Medal of Independence of the First Order kay Philippine Ambassador to UAE Jaceline Quintana sa isang seremonya. Pinangunahan ni UAE State Minister Ahmed Ali Al Sayeh ang seremonyang isinagawa sa Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Nagpasalamat naman si Quintana sa liderato ng UAE sa pagbabahagi ng kanyang layuning paglapitin ang dalawang bansa at tuklasin ang tunay na kahulugan ng pagtutulungan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino at Emirati. Posible namang pauwiin na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nasa 100 overseas Filipino na biktima ng panluloko o scam ng mga Chinese operator sa Laos, Cambodia at Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Jose de Vega, karamihan sa mga Pinoy sa mga nasabing bansa ay pinangakuan ng trabaho bilang data encoder pero humantong sa pagiging pogo, workers at scammer. At binubugbog din naman ang mga ito kung wala silang makuhang kliyente. At gayunman, aminado si de Vega na hindi lahat ng Pinoy ay gustong umuwi dahil sa takot sa kanilang mga employer. Tiniyak naman ng DFA na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang matulungan ang mga nasabing Pilipino. Samantala, hinimok naman ni de Vega ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibayong dagat na makipag-ugnayan lamang sa Philippine Overseas Employment Administration upang hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Napaulat na overseas Filipino ang ibinitay ngayong taon batay sa report ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Jose de Vega, isang major accomplishment ng kanilang ahensya ang pagbibigay ng legal assistance sa mga Pinoy sa ibayong dagat. Tiniyak din anya ng pamahalaan ng Pilipinas ang kaligtasan ng mga Pinoy na na-stranded sa Ukraine.
Nauna nang inihayag ng kagawaran na 7,000 Pilipino na ang napauwi ngayong taon. Itinilaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang veteran media man at DWIZ senior reporter na si Patrol 3 Bert Mosso bilang isa sa mga board of directors ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Sa isang pahinang appointment paper, binanggit na pinagkakatiwala ni PBBM ang posisyon kay Mosso bilang ginatawa ng business and investment sectors. Nanumpa na rin sa tungkulin si Mosso sa harap ni Department of Justice Senior Deputy State Prosecutor Miguel Gudio Jr. Napatid na si Mosso ay halos 3 dekada na sa larangan ng pamamahayag. Nangako naman si Mosso na gagampanan niya ng buong puso ang kanyang bagong tungkulin para sa mga mamamayan at bayan. Pirma naman ng Office of the Secretary na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Ariela Nepomuceno bilang bagong Civil Defense Administrator. Pinalitan na Nepomuceno sa pwesto si Ricardo Halada na matagal ding naglingkod sa nasabing posisyon. Si Nepomuceno ay dating Deputy Commissioner ng Bureau of Customs o BOC. Maliban dito, itinalaga rin na bilang National Bureau of Investigation o NBI Assistant Directors sina Angelito Magno at Glenn Ricarte, kapwa dating Regional Directors ng NBI. Man ni Office of the Press Secretary Officer in Charge, Cheloy Garafil, na pinalitan na si Noli Ayala bilang dating chairman ng Philippine Sports Commission. Ayon kay Garafil, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si UAAP Basketball Commissioner Richard Dickey Backman bilang kapalit kay Ayala na 4 buwan pa lamang nanunungkulan bilang PSC chairman. Sa naging pahayag ni Ayala, sinabi niya na sa kanyang maikling panunungkulan na panatili ang dignidad sa Philippine sports at kanyang napangalagaan ang mga atleta. Iginait ni Ayala na kanyang ginagalang ang naging desisyon ng Pangulo at naniniwala siya na ibibigay ng bagong chairman ng PSC ang makakaya nito para sa komisyon at mga Filipino athlete. Si Backman ay dating team governor ng Alaska sa ilalim ng Philippine Basketball Association o PBA. IZ Balita Nationwide. Samantala, tanggap naman tayo ng update dyan sa sunog sa Maynila. Mula yan sa ating Patrol 5, Aya Yupanko. Magandang umaga, Aya. Patuloy ang ginagawang pag-apula at investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sunog na nangyari sa isang residential area dito sa Maya Arligue Street sa Quiapo, Maynila. Alas 2:34 ng madaling araw na magsimula ang sunog kung saan itinaas ito sa ikatlong alarma at itideklarang fire under control kaninang alas 4:20. Barangay 378. Ang nakasakop dito, natupok ng apoy ang ilang bahay, pati yung barangay hall ng barangay 387 at yung decor center nito na nasa ilalim. Nahirapan yung mga bumbero na pulahin ang sunog dahil karamihan sa mga bahay ay dikit-dikit at gawa sa mga light materials. Nasa 6 naman ang sinasabing nawawala kung saan kabilang dito ang isang senior citizen, mag-asawa at 3 bata. Kwento ng isang ina na si Lalin Perito, naiwan ng kanyang kambal na anak na babae na pawang nasa edad 12 anyos sa loob ng bahay. Na, pero hindi pa naman kinukumpirma ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kung ano na ang kalagayan ng mga ito sa ngayon. Sa kasalukuyan, pahirapan pa rin apulahin ng mga bumbero yung sunog, lalo na malakas ang hangin kung saan nakakaranas naman ng pag-aambun hanggang sa mahinang pag-ulan dito sa area ng Quiapo, Maynila. Ito yung Patron No. 5 ay pangkodipulat. Siyempre naman ito ang nalakas. DWIC. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Aya. 48 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga.
pangailan ng motion for reconsideration ng PhilHealth kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabawal sa pagpapalabas ng 83 million pesos benefits na ipinamahagi nito sa mga opisyal at empleyado noong 2014. Ayon kay PhilHealth Corporate Communication Department Senior Manager Ray Balena, nakapag-haina ng petisyon ng PhilHealth at umaasa silang magiging positibo ang tugon nito sa Korte Suprema. Marami anyo mga empleyado ang nakatanggap ng nasabing mga benepisyo taliwa sa mga ulat ng mga opisyal lamang ang nabigyan. Na dahil dito, aminado si Balena na magiging mahirap ang pagbabalik ng nasabing halaga. Nauna ng pinag-utos ng SC sa PhilHealth na ibalik ang nasa 83 million pesos na halaga ng benefits na ipinamahagi ng PhilHealth bilang education allowance at birthday gifts. Iginit ng kataas-taasang hukuman na kailangang aprobado ng ehekutibo at Department of Budget and Management ang anumang benepisyong ipamamahagi ng PhilHealth sa mga empleyado at opisyal nito. Babaeng umakyat sa Binondo Intramuros sa bridge at nahulog sa Pasig River. Nasa ligtas na daw na kalagayan. Detalye ng balitang yan ay atin ni Patrol 5, Aya Yupanko. Isang babae na umakyat sa Binondo Intramuros bridge sa Maynila, nahulog sa ilog Pasig. Agad naman itong sinakluluhan at nailigtas ng mga rescue team mula sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Ayon kay Philippine Coast Guard Petty Officer Second Class Ray Eric, agad nasa 20 talampakan ang lalim ng tubig sa lugar kung saan bumagsak ang hindi pa pinangalan ng biktima. Isinugod ka agad dito sa ospital matapos na isakay sa rescue boat ng Baywatch Patrol Group at nasa maayos ng kalagayan sa ngayon. Patuloy pang iniimbestigahan ang dahilan ng kanyang pag-akyat sa naturang tulay. Ito si Patrol No. 5 ay upang kung nag-ulas kayo palimato ng lakas. DWIC. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. Magbabalik pa rin kami ni Jem pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 51 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Balitang pangkalakalan. Bigay ang Social Security System o SSS ng kabuuang 236.3 billion pesos na halaga ng mga benepisyo mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Sinabi ng SSS na ang halagang binayad ay sumailalim o sumasalamin sa 13.2% na year-on-year na paglagoob mula sa 208.8 billion pesos sa mga disbursement ng benepisyo na naitala noong Enero hanggang Nobyembre 2021. Ayon kay SSS President at CEO Michael Regino, ang pagtaas ng disbursement ngayong taon ay bunsod ng pagtaas ng bilang ng benefit claims, bilang ng mga miyembro at pensyonado at halaga ng mga inilabas na benepisyo para sa pagre-retiro, kapansanan at kamatayan. Mula 2016 hanggang 2021, ang halaga ng mga disbursement ng benepisyo at ang bilang ng mga claim ay tumaas din ng average na 11.4% at 7.9% sa kabila ng 1% na pagbaba sa parehong taon noong 2020 dahil sa pandemya ng COVID-19. Simula Enero 2023, tataas ng 1% ng SSS ang contribution rate nito na magiging 14% mula sa dating 13%. Balita sa labas ng bansa. Nasawi ang 14 na individual matapos araruhin ng kotse ang nagkukumpulan ng mga tao sa sikat na carnival sa Calabar City, Nigeria. Naganap itong Martes ang insidente sa parada ng sikat na bikers parade na isa sa mga pangunahing ruta ng nasabing karnavala o karnivala. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver kaya't naararo nito ang mga tao sa paligid. Agad namang isinugod sa pagamutan ang ilang biktima na nagtamo ng sugat at matinding pinsala sa kanilang katawan.
Ang natura nga karnival na taunang ipinagdiriwang ng isang buwan ay dinarayo na ng mga tao mula pa 2004 nang una itong buksan sa publiko. Sa entertainment o trending news. Hoy, eto na nga senyor, dahil nakipag-isang dibdib na daw si Miss Universe Philippines sa 2021 second runner-up Steffi Rose Abirasturi sa kanyang longtime boyfriend na si Carl Arsenas. Ginanap ang kanilang intimate at chapel wedding sa Cebu kahapon, December 28. Mababatid na na-engage si Steffi noong January 23 na birthday ng kanyang nobyo. Aniya hindi niya alam na siya pala ang masosorpresa. Sinabi rin ni Steffi na siyam na buwan nilang relasyon ay marami na rin silang pinagdaan ng pagsubok. Saad ng beauty queen, napakablas nito na mayroon siyang Carl sa kanyang buhay. Aba talaga naman. Samantala, makikita naman daw sa post ni Aaron na Cesa Abirasturi, kapatid ni Steffi, na ang iba pang larawan na kuha sa kanilang kasal. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Tabla na ang serye ng PBA Commissioner's Cup Final sa pagkapanalo ng Bay Area sa Barangay Ginebra, 99-82 kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Andrew Nicholson ang nagtapos ng may 30 points at 15 rebounds habang malaki na itulong ni Zhu Songwei at Hayden Blankley, kaya 1-1 na ang kartada ng Best of 7 series. Lumamang ang Dragons ng 20 puntos sa harapan ng 16,044 fans na halos lahat kakampi ang Gin Kings. January 4 ang game number 3 at gaganapin siya sa SM Mall of Asia Arena. Zhu ay may 25 points at si Blankley ay tumala ng 15 points sa 7 of 10 shooting kasama na ang tatlong tres. Para si Gin Kings, Justin Brownlee ay may 32 points pero hindi sila nakabangon sa game number 2. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Sabayin niyo ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide. Dito pa rin sa IZ Radio at IZ TV, may todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Kami po naman ang nagatid sa inyo ng mga balita. 2 days before New Year, ako po si John Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. At susunod na, agad-agad. Ang inihintay ng lahat, inihintay ninyo, inihintay ng sinuman, ang Karambola! Sangka pa! IZ Balita Nationwide.